Maniniwala ka ba na may isang lalaki na may 35 girlfriends na pinagsabay-sabay para lang makakuha ng birthday gifts sa kanyang fake birthdays buong taon? Actually, ang gandang idea nun. Kung nagulat kayo sa sad boy technique ni Diego, pwes, nag-uumpisa pa lang ang laban at huwag kayong mag-alala. Kasi nandito na si Kuya Darbs, ang sumbungan ng bayan para sa mga problemang puso at love scam. Kulfo and action yarn, Kuya Darbs. Pastilan, Ginoo. RTD Love Scam presents The Serial Taker. Back in April, ang ating love scammer ay bistadong nangungulekta ng girlfriends. At hindi lang anim ha, hindi lang sampu, kundi 35! Kung babaero ka, dapat focus ka lang. Special skill mo yan eh, di ba? Now, the source of this story is from an article by Japan Today. Ang modus ni Kuya ay iba't ibang araw at buwan ang birthday niya para lang makakuha siya ng birthday gifts buong taon. Ang name ng love scammer natin ngayon ay si Takashi. At 39-year-old Japanese from Kansai with no permanent address ay nagpa-part-time as sales marketing staff sa isang multi-level marketing company na nagbebenta ng hydrogen water showerheads and other products. At ito pa, isa sa mga jowa niya na 47-year-old. Ay, mga medyo cougar na pala gusto ni Kuya. Na ang birthday niya was on February 22. At sa isang 40-year-old naman, ay, confirm. Mahilig sa mga thunders. Ang sabi niya naman, ang birthday niya is in July. Tapos, yung sa isang girlfriend niya naman, sinabi niya ay April. And guess what? Itong matinik kay Kuya. Mostly, ang mga babaeng ito na na-scam niya ay mga katrabaho niya pa. Pambihira, hindi ko alam kung naka-Excel sheet ito si Kuya para matandaan niya lahat at ma-schedule niya ng maayos nang hindi sila nagkakarambulan. So, what's in it for you ladies? Una, huwag na huwag kang maniniwala sa sabi-sabi. Always verify. Hindi porket sinabi niya at pinangakuan ka ng forever o papakasalan ka in the future, ay maniniwala ka na. Lahat ng mga babaeng ito ay nahulog sa patibong dahil may trabaho ang ating serial dater. Professional, chinito, at may itsura naman itong si Takashi. Never ever base someone's value based on what you see on paper or panlabas na nyo. Remember, words are cheap, actions, it's very expensive. Number two, mga girls, huwag na huwag kang maging desperadong magkajowa. You know what? Desperation leads to distraction. It's better to marry late than marry wrong. Worse ang mascam kaya nito. Kung ayaw mo masaktan, mawasak, at madurog, please lang magpigil-pigil ka at huwag ka munang magpa-shower agad-agad. These ladies doesn't know where he lives and his true identity. Pero naniniwala agad sa mga pangako na papakasalan sila. So in total, nakahut-hot itong si Takashi ng 46,000 pesos through birthday gifts, birthday cake, cash, and vouchers. So yun na nga, mabuti na lang at nagising yung mga tita nyo. Lahat sila ay nag-join force at nireport nila ito sa police nung nalaman nilang iisa lang pala ang birthday boy nila. Kaya naman, kaloboso ang serial dater nating si Takeshi. Kung binabalak mo pang mag-scam this 2022, pag-isipan mo na kasi hindi lahat ng nahuli ay hindi nakukulong. Tiyan mo na nga si Takeshi, di ba? Hindi siya nakatakash sa kanyang mga ginawa. Yeah! What are the lessons that men can learn from this serial dater? Kahit malabo ang naging desisyon niya sa buhay. Number one, hindi porket gusto mo ay pwede. Remember that everything is permissible but not everything is beneficial. Lahat ay pwede mong gawin pero hindi lahat ng gagawin mo ay nakakabuti. Why not, instead na manloko ka ng tao, mag-ipon ka at magtrabaho. Number two, what we learn from this is that never ever use someone's weakness for your own advantage. Walang sikreto na hindi binubulga ng panahon. May itago natin yung panluloko natin sa isang tao, pero hanggang kailan? Every action has consequences. Bakit pipiliin mong manlamang if you have the option to do good? And number three, most of the time, hindi mo naman talaga maiiwasang maloko. Kahit na anong klaseng pag-iingat ang gagawin mo, there are still instances wherein hindi mo talaga maiiwasan maluloko ka.
real talk. Do not overjudge yourself so much kung sakaling napunta ka sa isang sitwasyon na nagamit ka at naloko ka. Ang importante, pagkatapos ng experience na to, ay natuto ka. And somehow, I think everybody should have an experience na maloko. Kasi yung pagkakataong yun ay kailangan para tayo'y matuto. And that is where wisdom happens. When we are able to experience extreme things such as being tricked, being betrayed, this is where we're able to process the learnings that we can get from that experience. And somehow, that's the time wherein we grow wisdom. And I hope and understand that everybody of us here right now will have an understanding kung anumang bagay ang binigay mo na pasakit sa kapwa mong tao, tandaan mo, may pagkakataon na babalik at babalik yan sa'yo.